Well, Jewel Torre, di ba? Pwede ganyan eh. Jewel Torre. Di ba yun? Tayo na, yung ano eh. Correct. Jewel, Jewel. Ang ganda. So, ano year ka nag-transition? I'm 17 years old po. 17. Laging yes, mahirap ba para sa'yo ito? Actually, Ate Vice, hindi naman po. Kasi po, yung side po ng mother ko, yung nakuha ko pong jeans. So, hindi po ako yung malaki yung buto or anything. Mm-hmm. So, hindi naman po masyado. Oo. Kasi yung isa iba, para sa iba, nagiging mahirap. Kasi gusto nila, yung lumambot agad, minsan, diba, mahirap para sa kanila mag-transition. Yung iba naman kasi, depende, parang, it doesn't matter. Mm-hmm. Diba? Kasi iba-iba kasi ang experience ng bawat transgender. Wala siyang ano template na dapat pag transgender ka ganito ka, ganito itsura mo, okay. Ganito wala, iba-iba. Correct. Iba-iba ang karanasan ng mga transgenders, no? Eh sa pagkain mapili ka ba, Jewel, o may diet ganyan? Ganda. Hindi naman po, kinakain ko po lahat as allergic lang po ako sa shrimp. Seafoods. Nagkakanin ka niyan, malakas kang magkanin? Opo, kumakain po ako ng kanin. Isa okay lang naman. Okay lang naman kumain ng kanin. Huwag mo lang isama yung rice cooker. Yun ang malaki. Huwag yun! Masyado malaki naman yun. Ganun pala dapat. Oo, may kilala ako. Konti lang naman nakain niya, pero ang laki ng chan. Nakain pala yung rice cooker. Sino yan? Sino? Ha? Sino yan? Si Dambi. Si Dambi. Yung sali Dambi. Pinsan po. At si Dambo, di ba? Pinsan. Related na lang sa kanya. Yung ganun. Anong naidulot sa'yo ng pagta-transition? Naidulot po sa akin ito is confident, unang-una po sa lahat, and love myself more. Yes. Kasi po, ang dami po before sa akin na, yun nga po, may nagbabash, may mga nagsasabi na, hindi mo ganito, ganyan. So, nakadugdag po talaga siya ng confidence sa akin. Mm-hmm. At saka mas tinuturo ang kanyang ano, yung pagmamahal sa sarili. Yes, nung self-love. Marami akong transgender sisters na sinasabi nilang nung simula nakakatakot, mahirap, pero nung na-embrace na nila yung pagiging trans nila, parang mas ano, mas fulfilling kasi mas mahal na mahal nila yung sarili nila kasi tanggap na tanggap nila yung pagkatao. Yeah. Actually, yun yung gusto kong tanungin. What was that moment? That defining moment na sinabi mo sa sarili mo, eto na yan, gusto ko na mag-transition. Yung ano po, yung moment na yun po, yung nakaramdam na po ako ng nagka-crush po ako sa classmate ko po na boy. Mm-hmm. Yun po. And sabi ko po, parang hindi naman po, tawag dito, hindi naman po maganda kung parang parehas po kami ng look, so yun yung mindset mo noon. Yes, gusto niya maging ganda. Kasi yung transgender, baka yung iba hindi tinanong, ano ba yung transgender? Paano ba nagiging trans? Yung transgender kasi, yung gender kasi, dini-decide mo yun for yourself. Yung pag nag-transition ka, yung transgender, yung gender mo, hindi na ibinabase kung ano yung gender assigned to you at birth. Okay. 'Di ba? Kasi dati ano lang naman eh, 'di ba, yung binary lang naman ng sexuality, ba, either male or female. Female. Tapos 'yon, binabase ng doktor kung ano yung gender assigned to you at birth. Yeah. 'Di ba pag sinabi tinitingnan yung organ, yung physical, male, female. Doon lang binabase. Sa paglaon ng panahon, yung may-ari ng katawan ang nakakaramdam at magsasabi sa kanya ano ang gender niya, nang hindi binabase sa gender assigned to them at birth. So siya, naramdaman niya, hindi naugma ang kanyang pakiramdam at pagkakakilala at pagkakaunawa sa sarili mo doon sa gender assigned to you at birth. Kaya siya nag-transition. Yes. So, hindi ako male base sa aking organ. Mm-hmm. I am female, so I am transitioning to becoming a female person. Di ba dati? Kaya transgendered woman siya. Right, naging issue rin yung saan sila magsi-CR, di ba? Yes. O sa panglalaki ba o sa pambabae? Yes. Kaya ang hirap din para sa inyo, di ba? Yung mga ganyang klase. Mm-hmm. Kaya nung sinabi niya, ay, nagka-crush ako sa lalaki. Mm-hmm. So naramdaman niya, babae ako. Oh. Di ba? Babae ako. Kaya nung sabi, babae ako, so mag-transition ako. Ito yung gender ko. Yeah. Nag-decide siya, nag-choose siya na yun yung gender ko. She decided for herself. Di ba? Yeah. And it's very fulfilling. It is po. Yes. Pero may question ako, paano pag merong mangliligaw sa'yo? Halimbawa, Jewel, hindi ka talaga kilala, paano yun? Sinasabi mo ba kung ano yung ka? O paano yun? Yes po, first place pa lang po ng pag-uusap namin, sinasabi ko na po agad para hindi po siya mag-expect ng kahit ano.
At alam niyo po, yung totoo kung tanggap niya po ako o hindi. Yun ang importante. Yes. Dapat tanggap ka. Naintindihan ko yung tanong mo eh. Kasi nung una talaga lumabas siya, uy! Oo! Diba? Huh? And so nung sinabi mo, na-trans siya, ay talaga? Oh. Big surprise. Great. So tama. Oh, a beautiful surprise. Yes. Yes. A beautiful ganda surprise. Yun. At diba, it takes a lot of bravery para gawin yun. Super po, Ate. Yung ibang matatakot eh. Matatakot ako kasi baka i-reject ako pag nalaman niya. Pero ikaw, you don't care kung i-reject ka o tanggapin ka. Dahil ang mahalaga sa'yo ay... Tanggap po ako. At ang importante po, kung tanggap niya po ako, a-accept niya po kung anong meron ako. At sinabi mo yung totoo. Yun ang maganda nun. Diba? So, anong sexiest part ng pagiging trans mo? Siguro po ang sexiest part ng pagiging trans ko po is yung palaban. Palaban po. Dahil lahat po ng kada po lumalabas ka po sa bahay or kada po lumalabas ako sa bahay, marami pong challenges being a trans. So feeling ko po sa pagiging palaban ko, nakakaya ko po lahat 'yun. Courage is sexy. Galing, 'di ba? Lagi bang may ganun? Parang may gera lagi, ganun ang pakiramdam mo? Oo, everyday rap, oo. At lagi kang handa na makipag... Yes, lagi po dapat makipaglaban handa. O ipagtanggol ang sarili mo? Ipagtanggol ang sarili ko po kung nasa tama po ako. Talaga? Like, anong mga klaseng... Ano ba yan? Panlalait? Ano ba? Opo, meron pong mga ganun. Yung pong... Sa mga ibang tao rin po dyan, yung pong pagtawag po sa amin ng Raul. Raul? Yes po, okay. Opo. Yung mga ganun po. It's okay naman po kung friend nyo po yung sinasabihan nyo or close kayo ng tao. Pero kung hindi nyo po kilala at hindi nyo naman offensive po... Yes, medyo offensive po. Lalo na po ganito po yung bihis namin and everything po. Meron bang minsan na paglabas mo sa bahay, yung relax ka lang, yung walang magkukutsa sa'yo? Nangyari na ba yan? Ah, meron naman po, Apo. Na-experience ka naman po. At pero, ang swerte niya kasi, ano siya eh, ang tawag doon yung passable. Alam mo yun? Yung, paano yun? Yung papasa, yung hindi mapapansin, di ba? Kasi yung mukhang, kunyari, maglakad to sa kalsada, di ba? Hindi mo, hindi ka mag-iisip trans ba to, or yung papasa siya eh. Pero hindi lahat kasi ganun. Yes. So, hindi lahat pare-pareho ng nararanasan. Okay. May katulad niyang babae na... malaya lang na maglalakad, may katulad niyang babae na hindi malayang makakapaglakad kasi may mahaharap at ma-experience na ganung judgment, di ba? You're very lucky. Thank you po. Mm-mm. Pero dapat thanks hindi God. Siya lucky. Di ba? Dapat that's part of the norms, di ba? Hindi siya dapat swerte lang, dapat bahagi 'yun ng normal. Correct.